Araw po. Ako si Mercy Andres Biala mula sa Malalinta San Manuel Isabela. Welcome to Biala's Rabbitry and Integrated Farm. Dito sa aming farm, makikita nyo ang iba't ibang mga kuneho. Marami rin kaming mga alagang manok, heritage chicken, pato, meron din pong kambing, tupa, hito production, at tilapia. Tara, pasyal tayo! Bilang isang kababaihan, I'm a stay-home mom kasi. Sinusubok ang maraming bagay na pwedeng maging source of income. We are an ASF pandemic victim. Bago nagkaroon ng ASF outbreak, isa kami sa kinilalang may pinakamaraming baboy dito sa bayan ng San Manuel. I was inspired na mag-alaga ng rabbit dahil na rin sa pagkahilig ng aking bunsong anak sa pagra-rabbit. Isa pa, napansin ko rin na ang rabbit ay prolific. Napakadaling paramihin ito. Secondly, ang rabbit ay madaling alagaan. Napakatahimik din nito, kaya gustong-gusto naming alagaan. I'm considering rabbit farming bilang sagot sa food security campaign ng DA. Ang aming pamilya ay mahilig sa pag-aalaga ng hayop at paghahalaman. Ang aking bunsong anak ang unang nagka-interes dito. Humiling siya ng rabbit bilang kapalit ng kanyang with high honor certificate. Nagsimula kami sa 2 lalaki at 4 na babae. Madali naman itong dumami. Yung hindi mo siya mamamalayan na napakabilis kasi minsan yung isang rabbit nanganganak siya ng 5 pataas, 5 to 9, umabot na rin kami ng 11. Dahil dito kami ay nagbenta, tapos bumili ulit ng mga pang-upgrade na namin. Binibenta namin yung mga kids or yung mga anak na maliliit, tapos ibinibili namin ulit ng mga possible buntis na siya para mas madali na namang maparami. 18 months na po kaming nag-aalaga nito. Nag-start kami nung magsimula yung pandemic dahil bawal nang lumabas. Ito na yung naging libangan namin. Ang pag-aalaga ng rabbit ay katulad din ng pag-aalaga ng baboy. Ang kaibahan lang ay yung gaan sa pag-aalaga. Kasi kung sa babuyan, yun yung walis ka ng walis dahil maamoy. Compared sa rabbit, hindi siya maamoy. Meron mang amoy pero depende rin yun sa pag-manage. Ang kaibahan lang ay yung gaan sa pag-aalaga. Tapos yung mga practices namin sa pagbababuyan ay na-i-apply namin sa rabbitry. Like sa pagpapaanak nito, kung paano yung pagpapabreed. Yung sa breeding kasi, kung yung sa baboy naman, yung lalaki ang ipapasok mo. Kung yung sa rabbit, yung babae ang ipapasok sa cage ng lalaki. Ganun. Parang pareho din, may mga difference lang sila. Pero madali lang namang aralin. Yung observation, ganun, or experiences ng mga taong nakakausap namin. Kasi kung bumibili na kami, meron na ring kwento si yung nagbebenta ng rabbit sa amin. Doon na rin ako natututo. Pero wala pa pong formal training. Nilalagyan namin ng mga dayami, ganun din yung baboy, lalagyan din ng dayami yung mga anak nila. Sa rabbit din, nilalagyan din siya ng dayami. Tapos yung mga practices na rin, nadaragdagan na lang yung knowledge ko through experience and by watching YouTube videos. Natututo rin ako sa mga circle of friends sa pagra-rabbit. Simply experiential learning, ganun lang. Dumami na yung rabbit namin. Noon, isa-isa naming nilalagyan ng mga inumin, ganun. Bali, sa amin, nag-adapt kami yung installation of auto drinker.
yun na yung para ma-lessen yung time spent sa paglalagay ng tubig. At para ma-ensure na rin na malinis yung tubig na ano, bali naka-centralized na siya. Tapos din, during hot weather, gumagamit ako ng mga recycled bottles. Parang nagsisilbing coolant nila yun. Pini-freezer namin yung mga boteng yun na may tubig. Tapos pagka malamig na, na sobrang init ng panahon, yun yung mga inilalagay namin sa ano, sa cage nila. Tapos nilalaro na rin nila. Minsan, dinadaganan nila or ginagawang unan. Parang laruan lang nila, pero at least, nag-cool down sila doon. Bali sa ngayon, yung sa kulungan, may grow out cage na kami. Bali tig-iisa doon yung kung yung sa mga breeder, hindi kasi pwedeng halo-halo sila eh. Bali tig-iisa sila sa grow out. Meron din kaming colony cage sa say yung mga pangkatay. Nakahiwalay na yon. Para doon na lang sila palalakihin. Doon sila binubuntunan ng only grass. Bali kami, 70% grass, 30% lang yung feeds. 50 grams ng feeds yung pinapakain namin in a day. Pero, yung sa grass, unlimited grass siya. Marami kami makikita nyo dito sa paligid. Halos, masasabi ko rin na kumpleto na yung wala sa amin yung alfalfa hay. Hindi ko pa siya na-try kasi marami naman kaming indigofera, Napier grass, Rensoni, malunggay, kangkong, mulberry, yung mulberry leaves nila kinakain, ipinapakain ko na rin. Yung fruits din, pero parang treats na lang nila yun. Tsaka yan mga dahon ng saging. Maganda yan sa rabbit dahil pagka nagtatae, okay yung dahon ng saging. Yung feeds ngayon, 30 pesos per kilogram na. Eh, ang ipinapakain ko lang sa kanya, yung sa isa, 50 grams a day. Yung 50 grams na yon nagkokos siya ng 150 to 2 peso per day. Tapos, yung sa only grass na siya. Tsaka yung sa ibang rabbit kasi, hindi rin sila mahilig sa feeds. Lalo na po kung mainit, hindi sila kumakain. Yung grass, kinakain nila. Lalo na yung kangkong. Pero summer lang yun na ganun yung ano nila. Yung behavior nila. Usually, ang advice nila, sa 10 na dough, isang buck. Pero, medyo, sinobrahan namin. Kasi minsan kung hindi okay yung isa, say, may mangge or may sipon, hindi ko siya pwedeng gamitin. Kaya ang ginawa ko naman, sinobrahan ko na lang. Bali, 15 heads yung active namin ngayon. Sa iba't ibang lugar ko na siya binili para hindi sila mag-mimit. Yung buck ang binibili namin. Bali yung doe, dati nang nandito, yung mga buck ang binibili namin sa ano, sa malayo para maiwasan yung inbreeding. Meron din kaming 10 buck na 4 to 5 months. Tapos yung 3 to 5 months, 15 siya. Sinosobrahan ko talaga dahil may mga customer din ako na gustong mag-avail ng buck lang pang-upgrade nila. Kaya sobra yung buck namin. Tapos, yung sa pet type, meron na rin kaming 6 pairs. Yung sa kits na available na ngayon, meron lang 25 kits plus. Bukod po yung mga bagong panganak. Kasi ang ginagawa namin, yung practice na namin dito sa farm, at least in a day may at least manganganak na isa. Pero once na nagpa-breed kasi ako, say nagpa-breed ako ngayon, dapat isa, dalawa, or tatlo yung magsasabay-sabay. Pero magkakaiba yung buck na gagamitin. Once kasi na hindi magpapasuso yung isa, pag nanganak na silang sabay-sabay, meron kasi yung mga behavior ng doe na hindi sila nagpapadede. Pwede kong ipa-adapt doon sa dalawa. Ito na yung ano yung parang pabor sa akin. Dahil nung marami pa po kaming baboy, dati na akong nagpa-process ng tusino, longganisa, papa. Bali, ngayon ko nagagamit ulit yung akala ko na wala na sa akin na ano po,
na pag-i-enjoyan ko. Ngayon po, nagbebenta na kami ng mga processed meat. Tulad ng tapa, tusino. Tapos yung sa part na, kasi pag inalis mo yung tapa at tusino, mga lean siya. Yung mga part na matitira pa sa rabbit, yun yung niluluto ko. Tapos ibinebenta ko na rin na ready to eat. Like rabbit curry, adobong rabbit, kalde rabbit, tapos yung sa ulo, ginagawa kong sisig. Yun yung mabilis amin yung sisig tapa. Tapos yung sa mga laman loob, papaitan naman. Papaitang rabbit. Bali, kasi pag nagkakatay na kami, 6 heads pataas. Kaya maramihan na siya. Tapos yun na, magko-collecting order ako at least 2 to 3 days before kaming gagawa ng tapa at tusino. Pagkatapos na ng collecting order ko, na-meet ko na yung quota ko, yun na, magkakatay na kami. Pagka-dispose ko naman ng tapa at tusino, nakamarinate na yung sa ready to eat ko. Dinidispose ko ito sa mga nagtatrabaho, ganun, dito sa LGU. Bali, Aurora at San Manuel yung malapit sa akin. Ngayon, parang na-excite naman ako na may face-to-face class na, kasi pwede na naming ihahatid ko yung anak ko sa bayan, daladala ko na rin yung mga orders nila, ganun. May mga meet up and drop off points kami para hindi na kami yung pasyal ng pasyal. Nasiserve pa rin namin yung mga customers namin. Yung 200 grams ng tapa at tusino, binibenta ko siya ng 100 pesos per pack na siya. Naka-vacuum pack, naka-freeze siya. Pero magtatagal naman ito ng na-try ko na rin siya yung 1 month. Hindi ko pa kasi na-try ng mas matagal kasi wala akong nilalagay na mga additives. Puro natural lang siya. Kasi nga 'di ba yung rabbit, healthiest meat na siya. Kaya hindi dapat siyang nilalagyan ng mga additives na hindi naman kailangan para mapanatili yung pagiging healthy meat nito. Hindi ako gumagamit ng salitre. All natural lang po. Sa isang rabbit na inalagaan na siya ng 3 to 4 months, masasabi ko kasing lucrative siya kung masipag ka, kung alam mo yung gagawin mo, yung walang tapon. Pero yun, aswan na siya, yung sa 6. Kasi kung pira-piraso, hindi ka makakaluto ng papaitan dahil napakaliit lang ng laman loob. Pero yung sa lately, yung tiningnan namin ng mister ko kung paano yung return on investment ng kinakatay namin, kung worth it ba yung pagod namin. Worth it naman siya kasi yung sa isang rabbit, na nasa 3 kilos, 2.7 to 3 kilos na siya. Pagka naluto na, umaabot naman siya ng nasa 2,200 yung napagbebentahan namin. Yung eagerness ko, tsaka gustong-gusto ko kasing lahat ng tao mag-alaga ng rabbit. Hindi na namin pinipresyohan ng mahal para at least kahit papano, masubukan din nilang mag-alaga. Nasa 500 each, ganun yung bentahan namin. Pero magaganda na siya. Mga upgraded na siya, na-cross na siya sa mga pure. Para lang sana yung sipagin din yung mga kapitbahay, yung mga taong kayang abutin. Parang nai-imagine ko nga na kung lahat ng bahay, dahil hindi naman mahirap alagaan ang rabbit, lahat ng bahay may alagang at least isang buck, tas tatlong doe. Mabilis lang dumami yun, parang nagkakatay ka na lang ng manok. Yung marketing, yung kinoconsider ko as one of my major challenges. But through continued promotion sa social media, I can say na na-overcome ko ito dahil through posting, mahilig kasi ako doon. Yun yung community ko, yung bago kong community dahil siguro nasanay lang sa 2 years na walang labasan. Pero through posting naman, maraming nagkaka-interest at nai-inspire sa mga ginagawa ko.
Kasi abot natin kahit mga, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, nagkaka-interest na rin na mag-venture sa pagra-rabbit. Yung batch ko kasi nasa London siya. Tapos yung kasama ko namang OFW, nasa US naman siya. Sila yung dalawang unang na-inspire ko na binigyan ko ng mga cages, binigyan ko ng mga stocks nila. Tapos bali yung pamilya nila yung pumunta dito, namasyal sila, tapos na-inspire naman sila. Yun yung ipinagpapasalamat ko sa social media dahil kahit malayo. Kasi kung dito lang nasa paanan ng bundok kami, hindi madaling magbenta ng mga products ko. Lalo na hindi basta-bastang nakakalabas. Nung bago pa lang kami, yung pagka nagtatai yung mga rabbit namin, yung nabubloat sila, yung may mangge. Yun yung mga challenges namin noon ng anak ko kasi hindi ko rin alam kung paano gawin yun. Tapos siya, hindi pa naman siya yung magaling. Siya lang kasi yung talagang nakaupo na nanonood sa YouTube. Yung sasabi niya, Mama, kuha ka daw ng dahon ng madre. Ano yun, yung didikdikin mo, lagyan mo daw ng langis. Yun daw yung igagamot natin sa mangge, yung sa mga tenga nila. Tapos, minsan, sabi ko sa kanya, totoo ka ha, baka mamatay yun, pakasalanin mo ako. Tapos, yun na, trinay din namin yun. Tapos, okay naman siya. Tapos, lately na, yung sa mga pagtatai kasi, yung sa mga bagong walay, very crucial na stage ng rabbit. Kasi pag nagdedede pa lang sila sa nanay nila, hindi sila madaling magtae. Pero kung nawalay na sila, yun na yung prone na sila sa diarrhea. Mahirap kasing gamutin yung diarrhea. Hindi pa naman very pure yung sa amin kasi ayaw ko ding bumili ng napakamahal. Kasi sa totoo lang, yung mga pure, talagang 10,000 pataas yung mga ano noon, mga prices noon. Sabi ng mister ko, magkambing na lang tayo, magbaka na lang tayo. Pero yung sa amin kasi ng anak ko, passion lang yun. Yung passion namin. Sabi ko, kaya namin to. Nagsimula kami sa mga local New Zealand. Tapos, nakitaan ko naman ng potential yung pagra-rabbit. Bali, bumiyahin na rin kami ng Nueva Ecija, Pangasinan. Yung biggest rabbitry sa Pangasinan noon, napuntahan na rin namin. Marami kaming mga naging experience kasi yung anak ko ang nakikipag-communicate sa mga yung bibilihan namin. Tapos, ang alam lang nila, hindi bata yung kausap. Tapos, yun na, hanggang nagkaroon na rin kami ng mga magagandang back. Yung sa mga do kasi namin, mga H2PS 100, mga F-series pa lang siya. Pero may mga parating din, kasi nga maraming mga generous na gustong mag-share ng mga materyales nila. Yun din yung ipinagpapasalamat ko dahil hindi sila makasarili. Kaya in return naman, nagpapaiwin na rin kami ng anak ko. Maraming positive vibes ang naidulot ng pagra-rabbit. Dahil ito yung naging diversion namin from baboyan to rabbit farming. We've lost a lot sa baboyan pero ito na siguro yung ipapalit or ipinalit ni Lord dahil for now nai-enjoy ng aming pamilya ang pag-aalaga habang kumikita. Nag-uulam din kami ng healthiest meat kaya less worry ang pagkain lalo na ng lechon. Sa rabbitry kasi, there's nothing being wasted. From rabbit meat, nakakabenta ako ng ready to eat. Kumikita rin kami sa pagbebenta ng mismong rabbits, yung kits or breeders. Sa silong naman ng aming rabbitan ay may mga African night crawlers kami. Nabebenta ko ito sa halagang 500 to 800 per kilogram. Tapos meron din kaming vermicompost at 35 per kilogram. Naibibenta ko rin ang rabbit poops and rabbit urine kaya walang tapon sa pagra-rabbit. Rabbitry is a lucrative business kung masipag, patient at resourceful ang mag-aalaga. Bukod pa sa it can provide food security for the family,
Sa aming hapag na ihahain ko yung healthiest meat anytime. Sa ano kasi, sa rabbit. Alam mong, para sa pamilya mo yon. Kaya, nag-enjoy ka na, kumakain ka na, kumikita ka. Ipinagpapasalamat ko na kahit pala nandito ako sa likod ng bahay namin. May mga nakakakita. Siguro napansin din ni Mau ng LGU namin yung kagandahan ng pagpapractice ng agriculture. Bali, ako yung ninominate niya dito sa aming munisipalidad. And recently po, ako yung itinanghal na Regional Outstanding Rural Woman ng Region 2. Bali, ako yung nagre-represent ng rural woman sa national. At may mga recognition na rin ako bilang rural woman dito sa aming munisipyo at sa province. Pinagpapasalamat ko yung may mga ganitong recognition, pagkilala sa mga simpleng ginagawa ng mga kababaihang tulad ko na hindi ko man ini-expect na may mga ganito. Ipinagpapasalamat ko dahil dito na kinikilala yung mga ginagawa ko. Masasabi ko rin na marami akong na-inspire na mga kababaihan na yung sana all ng sana all. Gusto rin nilang ma-experience yung mga ginagawa ko. Hindi man bilang awardee, pero yung magawa rin nila sa kanilang pang-araw-araw na gawain yung mga ginagawa. Yung ngayon, nagpa-iwi ako nung, kasi nga, birth month ko ngayong August. Gusto ko rin maibalik sa aking mga customers, sa mga gusto rin mag-venture ng rabbit. Bali, nagpa-iwi po ako ng 14 na rabbit. Ginagawa ko rin yung best ko para maparami pa. Mas lalo pang maparami yung mga matulungan ko, lalo na sa mga kababaihan. Gayun din, hindi lang yung sa rabbit, yung sa pagga-garden. Yung mga extra seeds, or kung may mga ma-share man ako sa kanilang mga pwedeng itanim, yun yung sinishare ko sa kanila. Sana na lahat ng bahay may alagang rabbit para maranasan nila kung gaano ito ka-enjoy, kung yung ano ba yung masyado siguro akong masaya. Yung gusto ko lang kasi yung makitang lahat tayo na i-enjoy natin yung rabbit meat. Kasi nga maraming umiiwas dito, hindi yung sabi nilang kawawa pag kinakatay. Actually po, lahat po ng animals umiiyak pag kinakatay. Pero yung rabbit kasi kwan na siya meat purpose na siya, for meat purposes na siya. Siya na yung ipapalit natin sa baboy. Yung pamilya ko po, lahat kami, love namin yung farming. Bali, nandito po kaming lahat, tulong-tulong. Yung band namin, lalong tumitibay, lalo na during the pandemic, kasi walang lumalabas, nandito lang kami. Kasi iisa yung passion namin. Hindi sila naiinggit sa ginagawa ko na dyan ka na lang lagi. Kasi sila rin nandito I see to it naman na hindi ko rin sila napapabayaan. Yung role ko bilang ina, bilang ilaw ng tahanan, nandun pa rin yun. Tsaka ang rabbit, hindi siya alagain. Yung bibigyan mo lang siya ng pagkain, inumin, tsaka yung sa housing niya, yung proper housing. Kung meron na siyang proper housing, para hindi siya nauulanan, hindi siya naiinitan, tas yung pagkain, hindi mo siya papaliguan. It is a must try para sa mga katulad kong ilaw ng tahanan. Dahil swak na swak ito sa mga katulad kong nanay. Pwede siyang isinisingit sa ating busy schedule dahil hindi naman demanding sa time ang pag-aalaga ng rabbit. Kung ikukumpara mo sa ibang mga livestock, kasi pagka nahulog na yung poops nila, sasabi mo, wow, magkakapera ako dito, 35 pesos. Ganon yung si bunso ko. Sabi ko, bakit natutuwa kapag maraming tae yung rabbit natin? Kasi magkaka 35 pesos tayo dyan. Minsan nga tinatawag namin siyang 35 pesos kasi pagka ano na, pagka nakakaipon ng mga rabbit poops, ganun. Yun yung nasa isip niya. Pera yun. Tsaka hindi naman siya mabaho kahit hawakan mo siya. Hindi siya mabaho. Tapos, pwedeng alagaan kahit ng mga bata.
yung mga estudyante, out of school youth, working mom. Doon nag-start yung anak ko, yung sa teacher, yung ni-refer lang ng teacher, Mark, dagdagan mo, yung ganun, si teacher lang. Tapos, pali nag-alaga na kami ng nag-alaga hanggang naparami. Yung sa mga dumi nila, yung rabbit poops, wawalisin ko na yun. Mag-start na rin akong mag-garden. Kasi gagamitin ko na yung mga dumi ng rabbit. Yun na yung gagamitin kong mag-garden or ilalagay ko sa garden namin. Masasabi kong hindi lang sa pera yung benefits ng pagra-rabbit. Yung unang consideration dito para sa pamilya natin eh. Yung tuturuan natin silang kumain ng mga healthy na pagkain tulad ng healthy meat. At kung nag-alaga tayo, na sobra na yung naalaga natin, pwede na nating i-share sa ating community. Kung talagang maraming marami na yun, marami pa tayong matutulungan. Sana makasama ko rin kayo sa pagrarabit, paggawa ng mga tusino, tapa, at makasama namin kayo na kakain ng rabbit. Yung vision ko nga sana, kahit dito lang sa barangay namin, pagka naparami namin yung rabbit, sabay-sabay kaming maglilitsyon, sabay-sabay din kaming kakain. Ito po yung simpleng kwento ng buhay ko na umiikot na sa pag-aalaga ng rabbit. At hinding-hindi ako mapapagod sa pag-share. Pwede niyong makita sa aking Facebook account yung mga ginagawa ko tungkol sa pagrarabbit at pag-aalaga ng iba pang mga livestock at halaman. Kasi lagi po akong nagpo-post. Hindi yun para ipagyabang ko kung anong meron ako. Pero gusto ko kasing i-share sa inyo. Hindi ko man kayo naaabot lahat. Hindi ko kayo nakikita. Hindi ko kayo kilala. Pero sana ma-inspire ko rin kayo na makita yung kahalagahan ng farming. Katulad nung pandemic, ang daming pera ng mga mayayaman pero hindi sila makakain ng mga fresh na pagkain. Yun yung isa sa ipinagpapasalamat namin. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na matuto tayong magtanim, matuto tayong mag-alaga ng mga gusto nating kainin. Kahit ang dami-dami nating pera, kung wala tayong mabibili, hindi tayo makakalabas para bumili, hindi natin pwedeng kainin yung pera natin. Yan lang po. Salamat.